Sampung pinakasikat na larong tradisyonal ng mga Pinoy. Ang mga tradisyonal na larong Pinoy ay sadyang nakapang-aakit, kakaiba, at bunga ng malikhaing imahinasyon. Sa katunayan nga, kahit na magalit pa ang ina kapag umuwi ang batang marumi, pawis, at amoy araw, bawat batang Pinoy ay hindi inaalintana maski pa mapingot ang kanilang mga tainga makasama lang sa paglalaro nito. Isang napakagandang bagay patungkol dito ay pwede itong laruin ng kahit sino. At kahit saan. Umpisahan natin sa maikling kasaysayan ng larong Pilipino. Kilala rin ang larong Pilipino sa bansag na laro ng lahi dahil sinasagisag nito ang kulturang tunay na maipagmamalaki ng mga Pilipino. Unang inilunsad ang palarong ito noong ika-10 ng Pebrero taong 1984 sa Lawag, Ilocos Norte sa pangunguna ng Ministry of Education, Culture, and Sports, ngayon Department of Education, Office of the Provincial Governor at Office of the Municipal Mayor. Di naglaon ay ibinilang na rin ito sa ilalim ng Araling Physical Education ng Bureau of Physical Education and School Sports. Una, patintero. Ang larong ito ay masasabing pinakakilalang laro ng mga Pilipino. Patuloy na kumakalat ang popularidad nito sa iba't ibang lalawigan bagamat mas kilala ito sa Bulacan. Bilis, liksi, at galing sa pagtaya ng kalaban ang pangunahing dapat na isinasaalang-alang ng bawat manlalaro. Ang basehan ng pagkapanalo sa larong ito ay ang bilang ng mga manlalarong nakalampas sa bawat guhit ng hindi natataya ng kalaban. Ang isang grupo ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 10 miyembro. Maaring maglaro ng patintero sa kahit anong lugar basta't nasusulatan ang sahig ng yeso na nagsisilbing hangganan o kaya naman ay mga linyang dapat malampasan ng bawat manlalaro. Bilang pasimula ng laro, maghahagis ang isa ng barya upang malaman kung aling grupo ang mauunang maglaro at kung sinong grupo ang taya. Pangalawa, luksong lubid. Ang larong ito na binubuo ng tatlo o higit pang manlalaro ay simple lamang na kahit pinagdugtong-dugtong na goma ay maaari nang gamitin. Sa larong ito lumulukso ang bawat manlalaro habang pabilis ng pabilis ang ikot ng tali o ng pinagdugtong na mga goma. Kapag tumama ang tali sa paa ng lumulukso, dahilan upang matigil ang pag-ikot nito ay siyang papalit naman ang ibang manlalaro. Isa pang uri ng luksong lubid ay tinatawag na Chinese garter. Sa larong ito, tatlo o higit pang manlalaro ang maaaring sumali. Gamit ang garter, lulukso lamang ang bawat manlalaro ngunit hindi tulad ng sa naunang uri. Ang garter ay pataas ng pataas, mula sa bukong-bukong hanggang sa itaas ng ulo. Kapag matatangkad naman ang iyong mga kalaban at may mahaba kang binti ay malaki ang tsansa ng pagkapanalo. Madalas itong makitang nilalaro ng mga bata sa makikipot na kalye ng Tondo, Manila. Pangatlo, taguan. Isang larong sikat sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ay hango sa larong Ingles na ang tawag ay hide and seek. Magandang maglaro nito sa mga lugar na maraming kubo, puno at matataas na halamanan. Kahit ilang tao ay pwedeng sumali, ang kailangan lamang ay may tukuyin na taya. Ang sinumang matukoy na taya ay siyang magbibilang ng hanggang 30, habang nakapikit at nakasandal sa puno na nagsisilbing home base. Habang ang taya ay nagbibilang, ang mga kalaro ay naghahanap ng kanya-kanyang mapagtataguan. Pagkatapos magbilang ng taya ay hahanapin na niya ang mga nagtago. Ang bawat nagtago naman ay hahanap ng paraan upang makapunta sa home base nang hindi nakikita ng taya sabay sisiga ng save. Maliligtas mula sa pagkataya ang sinumang makapunta dito nang hindi nahuhuli. Matatapos lamang ang laro kung ang lahat ng manlalaro ay nakalabas na sa pinagtataguan. Pangatlo, trumpo. Sa madaling pagsasaliksik ng larong trumpo, makikita mo mula sa sikat at hinahanga ang palabas noong 90s. Ito ay pinamagatang tropang trumpo, na pinagbibidahan ni Ogie Alcacid, Michael B., Jelly De Belen at Carmina Villaroel. Ang nakakatawang palabas na ito ay handog sa larong trumpo. Sa salitang banyaga, tinatawag din ang larong ito bilang spinning top sa Ingles. Spanchalin sa Inchik at Koma Asobi sa Hapon. Dalawang mahalagang gamit ang kinakailangan upang makapaglaro nito. Una ay ang gawa sa kahoy na hugis ng tulad sa acorn na mayroong pako na nakabaon ang ulo mula sa kahoy at ang pangalawa, isang mahabang lubid na magpapaikot sa kahoy na may pako. Sa oras na mapakawala na ang kahoy mula sa lubid, marapat na maglaan ng sapat na espasyo ang manlalaro. Upang magpaikot-ikot ito sa iba't ibang direksyon. Mahilig maglaro ng trumpo ang mga batang lalaki sa Lanao del Sur.
Nasa kanilang lugar rin nagmula ang pinakamalaking trumpo sa Pilipinas, tinatawag itong battage. Pang-apat, sipa, tinatawag na tepak sakraw sa Indonesia at sepak raga sa Malaysia. Ang larong ito ay madaling makikita sa lansangan sapagkat mga punit-punit at makukulay na plastic at isang takip ng bote o tansan lang ang kailangan. Nilalaro ito sa pamamagitan ng paghahagis at pagsipa pataas gamit ang paa, siko o iba pang parte ng katawan. Kapag sumayad na sa lupa ang tansan, ibig sabihin ay tapos na ang laro. Madalas kang makakakita ng mga batang naglalaro ng sipa sa mga pampublikong paaralan ng Bulacan pagkatapos ng kanilang mga klase. Panglima, luksong baka. Sa larong ito, ang isang manlalaro ay tutuwad ng bahagya habang nakasuporta ang kamay nito sa kanyang tuhod. Ang mga kalaro ay lulukso sa itaas ng taya gamit lamang ang mga kamay. Kapag sumayad ang mga binti ng lumukso sa ibang parte ng katawan ng taya, siya ang papalit dito. Sa mga bukirin ng Pangasinan sikat ang larong Pinoy na ito. Pang-anim, Shato. Kung tatanungin mo ang mga bata sa Visayas tungkol sa larong pitiw, Shato, ay kilalang kilala nila ito. Dalawang manlalaro ang maglalaban dito. Kailangan ng bawat isa ang maikling patpat upang magsilbing pamato at mahabang patpat para gawing panghampas nito. Ang maikling patpat ay pumapagitna sa dalawang bato o home base at ang unang maglalaro ay ihahagis ito pataas sa bayhataw. Dito gamit ang mahabang patpat hanggang sa may palo palayo mula sa home base. Ang napalayong patpat ay pupuntahan ng naghagis at uulitin ang unang ginawa. Titigil lamang ito kung hindi natamaan ang kahoy habang nasa hangin. Ibabalik ito ng manlalaro habang sumisigaw ng tsato pabalik sa home base. Kung hindi nakasigaw ng tsato, ay uulitin ito ang paghagis at paghataw. Pangpito, Palo Sebo. Hindi makukumpleto ang pistang Pilipino kung walang Palo Sebo. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pag-akyat sa mahabang kawayan na nilagyan ng grasa na magsisilbing pampadulas. Kinakailangan ang malakas at makapit na paghawak sa kawayan upang makaabot sa tuktok at makuha ang premyo. Sa mga lalawigan, sa Luzon Tanyag ang larong ito sapagkat maraming puno ng nyog, madalas gamitin sa larong ito, ang matatagpuan dito. Pang-8, Luksong Tinik. Ang Luksong Tinik ay isa sa mga popular na larong Filipino, na nilalaro ng dalawang koponan na may parehas na bilang. Ang bawat koponan ay mamimili ng pinuno na malimit na may kakayahang pinakamataas tumalon sa grupo, na kung tawagin ay, Nanay. Makatapos mamili ng Nanay, at mamili kung sino sa dalawang koponan ang mag-uumpisa ng laro. Dalawang manlalarong magkaharap ang pagdirikitin ang kanilang mga talampakan magsisilbing tinik. Magsisimulang magsipagtalon ang bawat miyembro ng kabilang koponan sa tinik, hanggang makatalon ang huling kasapi. Kung sakalit walang tumama sa tinik, ay daragdagan ang pagpapatong ng mga kamay hanggang tumaas ang tinik. Pang-9, Tumbang Preso. Ang Tumbang Preso ay isang larong pambata at sinasabing lumaganap mula sa San Rafael, Bulacan. Maraming maaaring lumahok sa larong ito. Nilalaro ito noon sa bakuran o sa lansangan. Sa larong ito, kailangang mayroong mga lata na walang laman, karaniwang basyong lata ng gatas, na magsisilbing target ng mga manlalaro. Ang bawat manlalaro rin ay kailangang may hawak na pamato na karaniwan ay tsinelas. Sa preparasyon ng laro, ilalagay ang mga lata, 6-8 metro ang layo mula sa linyang pupwestuhan ng mga manlalaro. Pumipila ang mga manlalaro sa linya at hawak ang kanilang mga pamato ay isa-isa nila ang susubukang patumbahin ang mga nakatayong lata. Hindi maaaring magbato ng pamato ang susunod na manlalaro hanggang mapatumba ng unang manlalaro ang mga lata. Pan-10, Agawan Base. Ang larong Agawan Base ay nilalaro ng dalawang koponan kung saan, inaagaw, ang base ng kalaban sa pamamagitan ng magaling na estratehiya. Ang Agawan Base ay isa sa pinakasikat na larong Pinoy. Ito ay nilalaro sa libreng oras ng mga bata. Mayroong dalawang base at dalawang koponan na may apat o pataas na manlalaro bawat koponan. Ang karaniwang ginagamit na base ay mga poste o puno dahil mahirap ito mahuli ng mga taga-atake. Ang pinakakonting manlalaro pwede sa bawat koponan ay 4 subalit, kung mas maraming manlalaro, mas masaya. Ang bawat manlalaro ay may nakatalagang gawain. Ang mga mabibilis ay aatake ng base ng kalaban upang makapuntos. Ang iba naman ay magbabantay ng base mula sa mga kalaban, at manghuli ng kalaban at gawing bilanggo. Upang manalo, kailangan mahuli ng iyong koponan ang base ng kalaban sa pamamagitan ng paghawak sa base ng kalaban.
Upang manalo, kailangang gumamit ng magaling na estratehiya. Ipamana natin ito sa ating mga kabataang isinilang sa ibang bansa, dahil ang mga larong ito ay tatak ng isang tunay na Filipino. Please subscribe to my channel, Alexa McCullough Video, and click that notification bell for more updates. Thank you.